Yun, magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit sa panibago nating video dito sa Axie Infinity. And ayan, today mag-market update tayo. Okay, for this video, market update lang muna tayo. Ang presyo ng SLP ngayon is 3.73 pesos. It's a bit higher kung saan siya nag-close kahapon, ano. Ayan, so bumaba siya hanggang 3.55. Ayan nga. So, pakita ko lang yung chart natin kahapon dito sa SLP. Ayan, so dito tayo, sabi natin, kahapon, nagtetest siya dito sa, tinatry niya mag-hold dito sa 7-day moving average. Pero, as expected, sabi ko, mas mataas yung chance na bumaba siya papunta dito sa 0.06 area. Okay? Yan yung nakikita natin na magiging move. Although, ito, tinetest niya yung... yung resistance natin or yung 7-day moving average natin, tinatry niya pumantay ulit dyan. Pero again, kinuwento ko na sa inyo kung paano nangyayari. Ayan, sa mga ganyang move, ano. Let's say na-break yung ano, na-break ang isang support. Sabihin natin, i-treat natin yung average as support, okay? For the sake of ano lang, ano ba yun? Kwentuhan. For the sake of the discussion lang. Ayan. So ito, magkapal tayo ng kulay ng ball pen. Ito. So sabi ko yan, every time na magbe-breakdown ng resistance, nag-breakdown, ito yung breakdown na sinatawag, magkakaroon ng retest yan. And possible yun yung nangyayari. Then, ayan, bababa. To test itong 0.06 area. Ayun yung nakikita ko, ha. Pero again, isa pang possibility is, ito nga, tinitignan din natin na nag-form siya ng higher low, higher high and higher low. Pwede rin naman yan na mag-recover siya, na dyan na siya mag-ano, dyan na mag-start yung recovery niya. Okay? Pero again, slight chance yun. Bakit? Kasi wala pa tayong panibagong update na masasabi na magiging catalyst para sa pag-angat ng SLP. In fact, malapit na mag-15, malapit na magkaroon ng ano, claiman ng sahod ng mga scholar, 'di ba? Alam na natin ano nangyayari doon. Usually bumabagsak lalo ang presyo tuwing magbibigayan ng sahod ng scholars. Or kahit hindi scholar, no, kahit mga normal players na nagaano, nagki-claim ng SLP nila tuwing 15th and 30th of the month. Ayan. So we'll see. Pero again, napakagandang ano pa rin ito, napakagandang development for SLP nito compared to other months na ito, kung mapapansin niyo itong kabuuan ng buwan na to na puro downtrend. Ngayon, na-break natin yung trend na medyo nagre-recover tayo, nagkakaroon tayo ng range, and mahalin tulad natin yan dito sa move niya previously. Ayan, nagkaroon ng malupit na downtrend dito. Ayan, nagkaroon ng malupit na downtrend dito, then nagkaroon ng consolidation. Ay, hindi ko magawa yung square. Ayan, nagkaroon ng consolidation bago siya umangat. So, possible na ganyan ang mangyari sa SLP. Ayan, possible na ayan na yung consolidation na hinahanap natin. Pwede siya mag-extend then until such time na magkakaroon tayo ng catalyst na magpupush sa kanya na umangat. Okay, pero sa ngayon wala pa tayong definitive na catalyst na okay, itong feature na to, itong bagong lang ni-release, aangat ang SLP dahil dito. Wala pa tayong ganun. If ever man, siguro in anticipation of rebalancing. Ayan, isa yan na magpapasipa sa presyo. And nakikita ko na possible na sumipa yung presyo above 0.10 to 0.12 area. Ganon. Yung nakikita ko na possible maging move. Kung mangyari man yon, ayan, tatansyahin ulit natin. Doon tayo magtatansya. Again, ang hinihintay natin yung rebalancing kasi maraming hindi pa nagbibreed ngayon na dahil... kaya nga siguro nag-aano to, nagko-consolidate eh, dahil nag-anticipate sila ng rebalancing. Hinihintay ng mga breeders na mag-release muna ng update si Axie Infinity na ito na yung mga ano, ito na yung mga bagong effect ng cards. Ayan. O saka sisipa yung breeding nun. Ayan, sisipa yung presyo ng SLP up to ilan, hindi ko alam. Pag ganun ah, unless ngayon pala nag-accumulate na sila, baka hindi rin magkaroon ng ganun kalaking differential yung SLP. Okay? Kaya lang yan hindi bumababa siguro dahil nag-iipon sila ng SLP nila. Pero mag-shoot up yung presyo, baka hindi din ganun kataas. Baka nga sinasabi ko, around 0.12, ganyan lang. Pag nagano,
pag manggagaling tayo sa 0.06, tapos magkakaroon ng buying frenzy dahil sa update. Ang inaano ko niyan, 0.12 lang, mga ganun lang. Hindi ganun kalaki yung impact. Unlike sa AXS. Eh, punta na tayo sa AXS. So, sabi natin, di ba, nag-analyze tayo ng chart ng AXS. Okay? Sabi ko, ito, retest yan. And itatouch niyan itong area na to. And ayun nga yung ginawa niya. Lumapit siya dito sa... dito sa area na to, sa key level na to. Ayan, ay nakita natin yon. And after niyang dumampi doon, ayan, kaya meron ditong week. After niyang dumampi, around 111.96, nagkaroon ng pagsipa ng buying. Kasi this is a known key level. So usually, yung mga namimili sa baba, inahanap nila yung mga key level. Pag nag-touch siya sa key level, yung price, doon sila mamimili. Kasi alam nila, mataas yung potential na aangat or madali mag-control na madali yung risk management pag nandito ka sa support na mili. Ayan. So, ayan, nangyari. Titingnan natin kung magtutuloy-tuloy yung AXS. And I think magtutuloy-tuloy yan pag lumabas na yung rebalancing, aangat ulit ang AXS. Pero for now, wala pa tayong ano, wala pang reason para umangat yan. Okay? Actually, it's well in range. Ito sa channel na binubuo niya. So, ito. Okay, pwede nyo kasing itrato rin na ganyan yan. Eh. Hindi naman laging box-box yung ano. Sa technical analysis, meron tayong tinatawag na channel. And in this case, siguro ikukunin natin yung may pinakamaraming beses siya na nag-touch. And ito yon. Ayan. So, possible na bumaba pa yan. Papunta pa dito. Ayan, di ko alam kung ano ha. Pero this is a bullish pattern. So once mag-breakout dito yan sa ginawa nating guhit na yan, expect nyo na magre-retest yan sa 155. And I think the catalyst na pwedeng magkaroon ng confluence dun sa idea na yon is yung pag-release ng bagong ano, rebalancing patch. Okay? Ayan. Siyempre, hindi ko alam kung makaka-apekto yung Ronin Dex. Again, hindi ko alam yung exact data kung ilan yung mga foreigners na walang access sa Binance or ilan yung players na walang access sa Binance. Ayan, pero ito, ayun nga, ang hinihintay natin magkaroon ng rebalancing. Kasi definitely magkakaroon ng buying ng AXS paglabas noon dahil yung ibang ano, karamihan ng naka-hold sa AXS is naka-stake. So hindi nila basta-basta aalisin yun. Ay, ayan, ito pala. Okay, magkano na yung naka-stake? $2 billion yung naka-stake. Grabe naman to. This is ano, history in the making na $2 billion yung naka-stake. Grabe yun. Kung hindi ka pa rin believer ng Axie Infinity at this point, ayan, magbago ka na. Diba? It's unprecedented na merong isang laro na magkakaroon ng naka-stake sa kanya na 2 billion. Kung tatakbo yan, tinakbo na nila yan ngayon pa lang. Diba? ewan ko. Again, kung hindi ka pa rin believer na Axie Infinity, siguro dapat i-consider mo na ano, baguhin yung or i-accept na Axie Infinity is here to stay, no? Ayan, siguro dapat i-accept mo na yung fact na yun. And that's, ayan, yun na nga yung katotohanan, no? So, ayun guys, that's it for our market update. Grabe, ano to? Huge to. Malaking bagay to na $2 billion. Grabe, magkano sa peso yun? Anyway. So, yun guys. Maraming salamat. And kung di ka pa nakasubscribe, please do subscribe sa channel natin. And see you on the next video.